Yan, yo, what's up? In this video, pag-usapan natin ang nalalapit na MV ng Shockra. Ang panama ni Jawtee kay Kial. Status this ni Youngone sa Shockra. At ang bagong balita kay Hi-Jakkk. Pero bago yan, kung ikaw ay bago lang sa channel nito, ay mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload na video. So, ang Shockra, ang unang grupo na nagpasiklab at nagpalawig ng speed rap. Ang bawat miyembro ay gumawa ng ingay sa pagpalit ng profile picture. Pinalitan nila ito ng itim na may shade na bungo. Ano kaya ang ipinapahiwatig nila? Madami nagsasabi na nalalapit na daw ang paglabas ng music video nila. Pero napabalita na yan noon na malapit na daw pero buwan ang nakalipas. Pero nito lang ay naglabas naman ng litrato si Basilio ng music video nila. So sa makatawid ay ginagawa pa lang nila ito. Ang tanong dyan, kailan matatapos at ilalabas? Well, opinion ko lang naman, magandang timing din kung may tatapos nila yan at nilalabas ngayong habang lockdown. Siguradong lahat ng tao na hip-hop heads na nag-aabang ay nakatutok. Samantala, no? Si Jawtee naman ng Dongalo ay gumawa din ng ingay at tila nagpasaling sa Shockra. At pinaringan nito si Kial. Ang sabi niya, trip kong gawan ng MV, yung unggan ni Asong Ulol. Pasok sponsors. At sinagot naman ito ni Kial at nagpost din siya sa kanyang social media account. Sa post dito ni Kial ay wala siyang binanggit na pangalan pero alam naman natin kung sino ang kanyang pinatatamaan. At tinawag pa niya itong lassi lookalike. At ang bano mag-rap ay si Charlie Mac. Sa ngayon ay burado na ito na post ni Kial. Sa kabilang banda naman ay si Youngone ay nagpasaring din sa Shockra. At mukhang maraming pinaghugutan ng taong ito at tinadtad ng post ang kanyang wall. Palagay ko ay pinaghugutan niya dito ay si Abaddon na dating kasama niya at nagpasikat sa kanya sa bahay Katay. Ito ang mga post ni Youngone. Samantala, no, napansin naman ito ni Ace Pipe ang post ni Youngone. Kaya kinote niya ito at sinabing kakupulan ng post ni Youngone. Siguro marahil wala namang beef ang Shockra kay Youngone pero binigyan pa din ito ng status diss. At kung kay Abaddon lang siya nainis, dinamay pa lahat. Di tulad ng status diss ni Jawtee na walang name drop at isa lang ang pinatatamaan. At tapos yan, sinagot din niya si Jawtee. Parang trip ko rin gawa ng MV yung Dear Salbakuta. Sa post ni Ace Pipe ay sinagot naman ito ni Youngone. At ito ang post niya. At binalikan din ang sagot ni Ace Pipe. Galit na galit sa black profile ng Shockra. Ikaw nga itim na itim pero sa profile pic mo wala namang nagagalit. At tinapos ni Youngone ng kanyang status diss at nag live siya sa YouTube channel niya.
isang magandang marketing strategy para makahatak ng views sa kanyang YouTube live. At yun, para naman sa good news natin sa balitang hip-hop natin, si Hi-Jakkk ay tuluyan ng ilisa ng grupong Dekret pagkatapos ng ilang buwan pa na nanahimik. Sa sagutang viewer, G9 at Hi-Jakkk issue. At ngayon ay solo artist at lehitimong miyembro na siya ng Dongalo Records. At ang Dekret ay hindi Dongalo Records kundi sila ay Real Deal Production ni Beware. At yan lang muna sa ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay paka-finger na lang ang like button. At kung di ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na. Supportahan mo na ang aming channel. Yo, what's up? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Carl Joaquin, aka Warlet Batang Surigao. At yun, bago ang lahat, nais kong pasalamatan. Isa sa mga clothing, yan, Respect Money and Hustler ng Team Gago. Siyempre, unang-una, pasasalamat kay Sir Jaris Biligon Salvador at kay Ma'am Valerie Biligon Salvador. Yan, maraming salamat po. Ito nga pala ang aking entry mula pa sa MLab 24 Bars Challenge. Simulan natin. Yeah, let's play the beat! Yo, bakit nga ba ako sumusulat? Marahil connection ito sa aking mga pangarap, kaya painggan nyo na mabuti ang aking isinulat. Let's go! Nalipas oras kapag walang magawa sa bahay, nagkukulong sa kwarto, gusto ko yung walang ingay. Ganun na ako sumulat, nasanay sa pagsasanay, gawing libangan ng tunog sa aking buhay. Hinamak ko na gawin sa gusto na marating, mga bagay na malabong madali mong abutin. Kahit na anong diin, kung walang bigat pa rin, di kanila makilala kung wala ka rin dating. Akala mo ba madali na sumulat agad ang tula, kung wala kang alam sa mga nagawa ko mula umpisa na aking inakala na dito na lang talaga, sapagkat iniisip ko lamang wala rin naman dahil baliwala mga pagod at puyat at pinaglaanan ng oras, walang napala sa ginagawa. Ngunit may biglang bumulong mga tanong na sinasabi, magsulat ka ngayon. Bawat pagkakataon na iniisip ko yon, ako'y sumulat ng may dedikasyon. Habang tumatagal, napapansin na rin nila mga komentong ako yan nila aking ginagawa. Mga tiwala at suporta yan ng aking inspiran na magpatuloy pa ko lalo upang makilala pa. Kamay ko ang sumulat sa galaw ng aking utak na sa puso nagsasabi, sige sulat lang ng sulat. Bakit pa ako sumusulat? Yan ang unang tumatak. Ako'y umani ng respeto at papuri sa lahat. Peace out. Damn.